Saglit lang po itong niluluto. Kapag ito mga luto na, kunin na. Kung yung iba kasi sa ano, talagang niluluto talaga ng luto. Depende kasi sa karne. Kasi itong karne na ito malambot ito eh. Kasi malambot, magaling ng klaseng karne ito. Nasa, parang nasa breast, pati ng breast ito ng manok. Ayan mga kaluyan. Bibihis kami ngayon, pupunta kami ng park at mag-iikot-ikot. Ayan, nabisa si yung dalawa. Ayan mga kaibigan, pupunta kami ng park at mag-iikot-ikot. Okay, see you later. Sa lakuyang idalakad po kami ngayon papuntang park. Kasi dito, malapit na sa bahay namin yung park. Mga 5 minutes walk lang. Ayan po. Punta na kami lo. Ayan po. Kaibigan. Kahapon nandito rin kami. Bisikleta po kami. Nandito tayo ngayon sa park at magbibisikleta po tayo ngayon. Ayan po. Araw po ngayon ng Martes at dinala ko yung mga bata para mag-bike dito, paikot-ikot sa park. At ayan, mga kaibigan. Enjoy po sila sa pag-biking dito sa park, mga kaibigan. Okay. Ngayon maglalakad lang kami, ikot-ikot lang, exercise lang po. Yan po, papakita ko sa inyo yung paano kami nagbisikleta kahapon. Kaibigan, yan yung park. Ito po yung ano na yan ay praktisan yata ng kabayo. Yan dyan yung kulay orange na yan, praktisan ng kabayo. Isa ng kabayo. Ayan. Magpunta ko minsan pag pupunta ka dito sa park. Dito pag dito ka duman, maraming mga ano nang pupo ng ano, aso. Kaya ingat-ingat sa paglalakad. Servisyo. Pero pag nahuli ang mga may-ari ng aso, malaki at ang multa na €250 ang multa sa pag nahuli ng pinabayaan yung ano, na hindi kinuha yung dinampot yung pinakapupo ng aso. Kaya mag-ingat paglalakad sa paglalakad sa pagpapunta dito daan na yan. Ingat sa paglalakad, makaapa ka, put your heads down. Ito na yung entry, butal tayo doon. Medyo makulimlim ngayon dahil umuulan. Ayan, kaya nag-ringcoat kami. Umuulan ngayong araw na to. Ang isang araw talagang ano, mainit siya ngayon. Maulan-ulan.
Maganda ka na maglakad-lakad kasi hindi masyado mainit. Huwag naman talagang bumuhos ang ulan. Mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, sinirado po yung daan mula pa nung mula mag-lockdown. Sinirado po tong daan dito kasi usually dito dumadaan yung ibang sasakyan para umikot sa ano sa ibang direksyon, iba't ibang direksyon, at sinirado po hanggang ngayon. Dito po kami ngayon sa park ng tatlo. Ayan mga kaibigan, ayan si Kulit. Ayan. 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 Lalakad-lakad po kami. At kahapon dito kami nagbisikleta. Kahapon. Ayan. Dito kami nagbisikleta kahapon. Sek, dito bababa o. Oh. Baba tayo dyan. Ayan. Dito kami nagbisikleta kahapon. Eh, medyo mainit kahapon. Kaya ano, malari lang kami. Tapos ngayon maglalakad-lakad lang, ikot-ikot, kasi nabuboard yung mga bata sa bahay kasi bakasyon na nila eh. Kaya nikot-ikot yun sila. Yan. Yeah. Yan mga kaibigan. Papa, can you go right there? Yeah, we can go. Yeah, we can exercise. We walk. Ito yung ginagawa namin pagka walang magawa sa bahay. At least dito malapit lang yung park sa amin. Sa nilipatan namin bagong bahay. Malapit lang yung park. Kaya mga 5 minutes lang ang walk. Nandito ka na kaagad. Ayan. Ayan kay Pika. Isa't kalahating oras siguro ang ikot-ikot namin dito tapos uwi na kami. Yung exercise sa area. Pero dito kasi pinagawa ang gobyerno. Parang exercise sa para fitness sa mga tao dito. Ini-encourage nila yung mga tao dito maglakad, mag-exercise, magbisikleta. Dahil para, siyempre para umaba ang buhay. Yung ibang tao dito, umabot ng 90 anyos eh. 90, 100 eh. Meron pa siguro mga 100 plus. Yan. Yung ibang matatanda dito, umabot ng mga edad na 80, nag 80, 90, kaya, hanggang kaya pa nila sasakyan, mag-drive ng sasakyan. Nakakapag-drive pa. Minsan tabingi na yung ulo, nagmamaniho pa. Hanggat kaya, mga kaibigan. Yan dito may restaurant dyan. Oh. Restaurant po yan. Parang isla ho yan. Parang isla ho dito yan. Tapos magtatawid ka dyan na may bangka dun sa kabila. Sa kabila niya, sa likod niyan. Meron sa kaya ng bangka. Na parang barge siya na maliit. Na hinihila ng motor, may tali. Tapos maraming sasakay. Tapos meron ding sakayan ng bangka dyan sa bandang gilid na yon, sa dulo doon. Merong sakayan ng bangka, magre-rent ka ng, hindi ko alam kung kano yun, nakalimutan ko. Mga ilang 1 euro per hour yata, or 2 euro per hour. Yan mga kaibigan. Yan, ito yung pinaka-exercise sa area. Sa'y mag-alcohol ka ha, apre ha? Alcohol ka ha? You have to spray again. Ayan. Hindi kasi natin maiwasan mga kaibigan yung virus. Sino nakakahawak dyan? Pero makaganda po mga kaibigan dahil makakapag-exercise ka ng sarili mo. Spray. Yan, magbabaon-baon kami ng mahihibaon-baon kaming alcohol para kung anong mahawakan, mag-spray ka agad para maiwasan yung pag ano. No, isa yung waste. Hindi po waste. Dali-dali anak, dali-dali.
akin na, saya. Akin na alcohol. Hindi pa mamawa. Wala, wala lang tayo. I-enjoy pa sila mga kaibigan. Ito naman, nakaupo ka. Habang nakaupo ka, nag-galaw yung paa mo. Hindi rin basta nakaupo ka lang. Ayan, may bisikleta. Basa, saya. Forest area. Ayan, ito pa yung tubig. Nadugtong nung kanina. Ayan mga kaibigan. Ayan. Ganda dito. Tahimik. Wala masyadong tao. Isaya. Ayan, may restaurant din dyan. Parang store. Ayan. Pagkasama maraming tao dyan. Hanggang gabi. Mga kaibigan yung tubig. Maraming bibi dyan na pinapakulan. Yan mga kaibigan. Tayo. Yan. Maganda pa dito. Ayun naman nag... Kung nakakita nyo rito, yung may mga nagkakabayo. Mga bata. Yung nagkakabayo sila. Yan mga kaibigan. Ayan sila ako. Kakabayo. Ayan. Kakabayo. Mga bata yan na mahilig sa kabayo. Ayan. Kakabayo po mga kaibigan. Laki-laki kasi yung park na ito eh. Marami talagang puno. Ayan. Ayan. Madalas kami maglakad dito. Maganda kasi sa katawan yung naglalakad-lakad. Ang paglalakad po ay malaki ang benepisyo sa ating katawan. Tsaka pag lumalaki-laki lang yung tiyan, pag lumalaki-laki na yung tiyan, kailangan talaga ilakad para masunog yung mga sugar sa katawan natin. Yung kasi yung pinaka-culprit ng lahat ng pagtaba at pagkaroon ng sakit, yung sugar talaga. Lason talaga sa katawan niya. Kasi masarap talaga eh. Pag kumain ka ng mga cake, chocolate, yung mga matatamis. Kaya po mga kaibigan, naglilinis na po sila ng nililinis po nila yung park. Yan, yun na. Ano nila yung mga damo. Yan. Yung mga maintenance ng park yan. Yan ganyan mga kabigan. Yan meron din doon yung mga nakalakaran balance. Exercise balance. Palaruan ng mga bata para pagka nagpunta sila rito ay may mapaglaruan sila. Saka sinasira nila pag malakas yung hangin. Kasi tatakot sila baka maya yung mga you know, yung mga saka ng kahoy baka malaglag sa sasakyan aksidente. Kaya iniwasan nila yung galong pangyayari. Mga kaibigan. Yan, andun yung restaurant mga kaibigan. Pupunta tayo doon sa kalikabila. Yan yung andun yung mga sakayan pupunta dyan sa loob ng island na yan. Yan sinadyan ng talagang gawin to para sa mga tao. Yung mga kaibigan na nilagyan nila parang bakal. Kasi para hindi po madulas tsaka hindi po yung agad-agad na ano ng tubig yung lupa para hindi po mag-erode. Yan yung pong ginagawa nila, nilagyan nila ng parang bakal. Yan mga kaibigan. Para hindi mag-erode yung lupa. Kasi pag sa tuwing lalakad-lakad ng ganyan,
nag-i-erode po. Pagka umuulan, tinatangay po nung tubig yung soil papunta dun sa baba. Kaya lumalalim. Pero ito, dahil mayroon itong protection, hindi po siya na ano, hindi po siya na lalaglag. Hindi siya po naaanod. Ayan po. At po yung, tsaka yung sikip na ano yan. Para ano yan, para ma-maintain yung oxygen ng tubig. Kasi para hindi bumaho yung tubig. Kasi stagnant water yan eh. Hindi naman tumatakbo yan eh. Lake yan eh. Kaya nilagyan nila lang ganyan. Para magkaroon ng oxygen. Yung sa itaas, mapunta sa ilalim. Yung sa ilalim ng tubig, mapunta sa itaas. Para magkaroon ng oxygen. Para kung may mga isda dyan, mabubuhay. Para buhay yung tubig. Okay. Hindi ibabaho. Kaya mayroon ganyan. Parang kung sa atin, para anuhan ng bangus, yan ang aerator. Yung tawag, aerator. Yan, mga kaibigan. Yan, may naglalakad, aso, tao. Yan. Pero ngayon, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakita dito ng tao. Naglalakad kasama niya yung pusa. Puro lang aso. Mga kaibigan. Yan po siya. Doon tayo kagaling sa kabila. Yan, sa kabila doon. Yan. Paikot yun. Andun yung exercise machine. Mat. Yan yung sakayan pupunta doon sa loob. Yan yung sakayan pupunta doon sa loob. Ayan o. Yan. Yung parang barge siya na maliit. Yan. Hinihila. May motor yan. Tapos may tali. Inano niya yung tali. Hinihila niya yung tali ng motor. Yan siya o. Sasakyan. 1 euro yata isang tao dyan eh. 1 euro lang mga kaibigan. Mga kung sa atin ba equivalent ng 1 euro is ngayon 55 euro. 55 pesos is 1 euro. Yan, sakay ko dyan. 55 pesos. Papunta lang dyan. Ang mula dyan. Hanggang doon. 55 pesos na. Kung sa pesos. Kung sa peso. Ayan yung makikita nyo rito kung maaninag nyo. Yan mga kaibigan. Pero bangka, ayan o. Parang bangka din sa gilid bandang kaliwa. Yung bangka ng barge niyan. Yan, may yellow, may red. 1 to 2 euro yung apila diyan. Yan. Ayan o. Doon din na mga mag-ano yung mga gansa. Yan. Mga pato, ayan mga kaibigan. Puno. Talagang nakakaano. Maano sa mata. Malamig sa mata. Yan ang puno. Ayun din. Tsaka yung ibang tao dito mga kaibigan. Andiyan nag-ano. Nag-lalaro sila rito ng mga hockey. Volleyball. Football. Yan. Tinitraining na yung mga bata sa exercise. There's my friend. Yeah. There's one of my friends there. Your friend? Yeah. What's his name? No, Zelio. Silio? Zelio. Silio. And Silio? Zelio. And Silio. Papa, may tao. May tao running. People are running. They are jogging. Yeah. At sila. They're jogging mga kandigan. Jogging sila. Yan, jogging. Yan. Dahil lang dito eh. Masarap mag-exercise. Mag-exercise mga kaibigan. Ayan yung mga bangka. Ayan yung mga kaibigan. Nakahilira. Nakahilira yung mga bangka. Kaya pupukas natin. Ayan o. Ayan yung mga bangka mga kaibigan. There's another bangka. Narkila yan. Mga kaibigan. Ay, nag-start na mag-ulan. Okay. Later. Eh, sarap siguro adobo yan, no? Mga kaibigan. Wala kasing luto, eh. Na, ano, masarap yan sa adobo.
Yeah, pwede na. Yeah. Adobo yan. The heart. Sa atin, wala na yan. Adobo na yan. Pero dito, alagang-alaga yung mga yan. Mga kaibigan. Yan yung bangka, mga kaibigan. No? Yan, sasakyan, papunta dyan sa restaurant. Kasi parang isla yan eh. Yan. Pero mahalam ko, mahal dyan eh. Can we go there now? Pag summer, maraming tao dyan. Pagka taginit, pag mainit ang panahon, maraming tao dyan. Hanggang gabi yan dyan. Abot to ng alas 12 siguro ng madaling araw yan dyan. Alas 12, medya, launa. Kasi mga tao dito mahilig magkwentuhan. Bibili ng isang perasong beer tapos magkwentuhan ng tatlong oras. Yan. Kaya ang alam ko, dito mas gusto nila yung mga Pilipino customers kasi ang Pilipino pagka nag-inom talagang iinom, walang oras-oras kung ilang oras, basta tuloy-tuloy ang order pag uminom. Yan ang alam ko dito, kaya gusto nila yung mga Pilipino na customer na kliyente dahil kumikita sila na malaki dahil yung mga Pilipino pag uminom iinom talaga. Pero sila tag-iisang bote lang, tatlong oras ang mga Pilipino, tatlong oras maraming beer. Mga kaibigan. Yan. Pero ngayon, marang hindi na masyadong nagiinom mga Pinay ngayon eh. Dahil na ano ba, parang nagsawa na rin siguro mga kaibigan. Yan. Sakayan dito. Ay, mga kaibigan. Makulim din talaga pala ako ngayon, no? Dahil nag-uulan. Kaibigan. Yan. Andito yung sakayan. Pinakapantalan niya. Ito yung bangka ano, siya, na inaarkila. Ayan doon sila. Kabila. Kaya niya makita, makikita niyo rito yung parang may tali. Saya! May parang may tali. Kaibigan. Parang may tali. Yan, may tali siya mga kaibigan. Ayan. Yan. Inihila ng motor yan ng bangka. Ayan mga kaibigan. Ayan siya yung bangka. Ayan yung mga gansa. Oh. Gansa ba yan? Gansa? Oh. Gansa o oh. Pato lang yata na. Bibi. Bibi. Ayan mga kaibigan. Dito, yung tagos nito ay yung daan ang papunta sa bahay namin. Uwi kami mamaya. Uwi kami ngayon. Ah, doon pala sa kabila. Ito parang tagos din dito. Pero doon kami madalas dumadaan. Ang tagos nito ay dito ba yung site? No? Ang tagos nito ay doon din yan. Pero mas maganda rin dumaan dito. Mas safer sa mga bata. Kasi doon medyo maputik. Yan. So, uwi tayo. Uwi kami. Gagawa kami ng durum. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng durum. Yung aming style. Aming paparaan kung paano gumawa ng durum. Yung durum, parang ano siya, shawarma. Pero ito naman, niro-roll. Eh mga kaibigan, pakikita ko sa inyo mamaya pagdating sa bahay. Kauwi na tayo ngayon sa bahay. At as I promised, gagawa tayo ngayon ng durum. Ito po yung mga ingredients ng durum. Malambot na parte po ito ng manok. Nasa pati ng breast, malambot po siya. Malambot na klase. Pero kahit anong ano siguro, parte ng manok, pwede naman siguro. Basta kayo na pong bahala. Ito olive oil, tsaka yung panglagay ng dito, kung sauce. Ito salad, ganyan, carrot, tsaka pino, kamatis. Tsaka ako nilalagay po ako ng para may amoy na yung durum na talagang amoy durum talaga o shawarma. Nilagay ko ng itong yung pangalan na yan, Ras El Sano. Tapos nilagay ko ng cumin. Tapos ng white pepper para medyo may kunting ahang ng konti. Although hindi natin ahangan dahil nakakainin niya ng mga bata. Pero kunting-kunti lang, makakaya lang nila. Yan, lagyan din natin ng grated carrot. Tsaka yung ano. Ito po yung bumili po kayo ng wrapper ng
ng tortilla wrapper. Ayan. Para po yan sa withering sa tortillas na yung ginagawa nilang tortilla. Yan, ito yata yung ginagamit. Tapos ito, gagamitin natin sa pansado room. Ayan mga kaibigan. So, let's start. Gagayatin ko na po ito mamaya. Ngayon. Naiiwan. Tapos siniwaw na rin yung pino at yung kamatis, siniwaw na rin mga kaibigan. Yung kanina, yung spices na inano ko sa inyo kanina, inhalo ko na po yun sa manok. Ay binabad yun ng konti. Tapos nilagyan ko rin ng olive oil para hindi, pag naluto yung manok, hindi yan dry. Ngayon, ito yung sa skillet. Maglalagay tayo ng olive oil dyan. Tapos dyan natin i-grill yung ipiprito o gigrill yung manok para maluto. Saglit lang kasi ito yung niluluto mga kaibigan, mga 2 minutes, 3 minutes na siguro luto na ito. Kasi malambot ito ng manok. Ngayon, pwede naman ito kung gusto nyo, kung prefer nyo ng baka, pwede rin yung baka, pwede rin yung kambing. Yan, kahit anong karne po, alam ko pwede. Basta katulad ng kambing. Promosti ang ginagamit ng mga ano eh, mga alam ko ginagamit nila yung talagang original, alam ko siguro ano yung lamb mga kaibigan. Tapos itong pita, ay itong pita, yung wrapper susunugin natin sa kalan mamaya para lumambot siya mga kaibigan. Pero huwag masyadong matagal bago magbalot kasi tumitigas siya kaagad-agad pag nahanginan mga kaibigan. So, mamaya i-demonstrate ko sa inyo kung paano niro-roll ang kwad. Para sa para pang nag-roll ka dito, para kang gumagawa ng ano, ng lumpia. Yan, i-fold mo ng kanyan, ilagay mo yung mga ingredients. Pero ilagay mo muna yung sauce dito. Lagay mo yung sauce, tapos lagay mo yung ingredients, yung manok, yung ano, manok, tsaka yung mga gulay. Tapos tutupin mo pa ganyan sa gilid para hindi lumusot. Tapos saka mo siya iro-roll ng ganyan parang sa lumpia. Yan, para hindi lumusot yung ganyan. Tapos gaganon mo siya. Yan mga kaibigan. Yan. Okay, let's get started. Malaganda talaga yung itong durum para sa prepare ko na kainin ng bata. Kasi nakakain, lalo na yung anak nyo kung hindi mahilig sa gulay. Nadadaya mo siya rito sa pagkain ng gulay. Kasi parang hindi niya ramdam yung gulay pag nagkakain siya rito. Hindi niya ramdam yung kwan ng gulay. Yan. Makakain siya ng ilaw na karot, kain ng ilaw na gulay, yung pepino, saka kamatis, hindi niya halata. Hindi niya yung talagang ano na kanya kasi nasasapawan yung gulay ng mga yung ingredient, yung amoy, yung ano, nasasapawan. Kaya hindi niya ramdam yung ano ng gulay, yung pinakaayaw niya sa gulay, hindi niya ramdam. Yeah. Nasasapawan po siya na yung lasa ng gulay. Yeah. Tsaka yung nakakaalis ng olive oil ganyan. Healthy po sa bata. Tsaka depende sa inyo kung gusto niyo medyo healthy, gamit kayo ng manok na walang balat. Ayun po mga kaibigan. Yan, ito po natin sa kasukulukuyan yung skillet. Lagay natin yung manok sa frying pan. At haluhaluin na natin pagka haluhaluin na natin. Ang ganyan. Yan. Lagyan natin ng konting olive oil sa pan. Para hindi ko lang ito. Saglit lang po itong niluluto. Kapag ito mang luto na, tulong na. So yung iba kasi sa ano, talagang niluluto talaga ng pwede. Depende kasi sa karne. Kasi itong karne na ito malambot ito eh. Kasi malambot, magaling ng klaseng karne ito. Masa, parang nasa breast, pati ng breast ito ng manok. Yan mga kaguya. Tapos dito ko mamaya i-grill yung ano yung tortilla. Talagay ko yun dyan.
3 to 4 minutes. Tapos na po yan. Ito na po yan. Babalik-balik-balik-balik nyo na lang. Kaya sa tuloy ulit siyang maluto. Pagkaluto niyan, saka maluto yun, yun na. Ilagay na yung gulay doon sa pan. Yun lang. Yung mga magaling malutuin na patay, mga kaibigan na healthy. And, maganda talaga pag olive oil gagamitin yung mga kaibigan para walang masyadong problema sa cholesterol. Yung mga kaibigan. Yan, ito na po yan. Pag ganun, ilalagay lang natin ganyan, mga kaibigan. Ilalagay lang natin ng ganyan. Yan. Mayroon kasi pag isa lang yung kamay. Pasensya na po kayo. Yan, no? Susunugin nyo lang po yung ganyan. Ayan, no? Susunog siya, mga kaibigan. The same process na rin po yun pag sasunod na ano. Same process din. Iinitin mo lang ng ganyan para lumambot. Yan, mga kaibigan. Iinitin mo siya. Yan. Paikot na po yung pag-iinit ng mga kaibigan. Yan, ganyan na po hanggang sa matapos. Yung after po ninyo na grill ang pita, ilalagay niyo po yung sos, igaganon niyo po yung sos diyan. Tapos saka niyo ikalat ng kutsara. Yan. Depende po sa inyo kung ikakalat ng kutsara o hindi. Depende po sa inyo. Kanya-kanya ang preference po yan. Tapos yung ilagay ay pwedeng ilagay niyo yung carrots. Yung carrots. Ayan. Lagyan nyo yung carrots. Yung mga gulay. Yan po lahat na po yan. Yung mga gulay. Ayan. Kamatis. Check natin yung kamatis dyan. Ayan. Ayan, ganyan mga kaibigan. Tapos yung pipino. Ayan mga pipino. Lagyan po natin dyan. Ayan. Tapos, saka natin ilagay yung manok. Kaibigan. Ayan po. Tapos, iro-roll na natin yung after. Parang nag-roll ka rin ng lumpia. Hindi ko kasi magawa dahil isa lang yung kamay ko. Ayan po. Lalagay, papatok na rin dito yung manok. Kakalat natin. Para sa tuwing kakain ka, may manok, may ano. Ito. Ayan po, mga kaibigan. Product natin, mga kaibigan. Ayan, ganyan. Ayan po. Tsaka hinihin na yan ni Bunsoy. Tsaka ni Panganay. Yan po. Okay. Psych! Oh, daro mo. O, dito na. Ayan. This one? Oh. Okay. Yeah. Yan yung isang finished product natin. Ibabalutin natin ng aluminum. Dahil ito po ay para i... paano ko sa asawa ko maya ibigay ko. Yan. Ibaba ano ko sa kanya. Panangalian niya mamaya kasi susundo kami sa kanya. Pwede niyo ring palutin ng aluminum foil para hindi kasi tumutuloy yan eh. Yung mga katas ng gulay at saka yung manok. Ano, kaya binabalot natin. Mga kaibigan, pwede niyo ring pang-negosyo yan, mga kaibigan. Yan. Yan ganyang proseso. Pero ito yung simpleng ano ko yung sa aking gawa. Pero yung mga professional gumagawa yan, talagang mino nila. Iwan ko lang kung anong pa. Maganda kung aalamin nyo rin tong may isa pa pala akong ingredient na hindi nailagay yung ano, yung mais. May yung mais na corn. Yung kernels. Yun. Pwede nyo po rin ilagay, nilalagyan po nila yan. Tsaka yung iba nilalagyan nila ng nahaluan din nila ng fritz, yung french fries, nilalagay nila sa loob para kumpleto na siya, mayroon na siyang protein, mayroong may carbohydrates, may no, kumpleto, may patatas, yung patatas yan, kaibigan, yung french fries. Okay po.